Good morning po, Ma'am Rachel Ramirez. Ito po, Ma'am Rachel, yung ating unit na in-order niyo po sa ating TikTok shop. Okay? Unang-unang gagawin natin, Ma'am, tayo po ay magpupundo ng sinulid at magwa-wiring diagram muna tayo, Ma'am. Ha? Ito po yung transformer natin. Nakasaksak na po yan sa regular outlet natin, Ma'am. Ayan. Okay? Tapos, ito, isasaksak natin dito sa gilid. Ayan. Tapos, ito, dito naman po siya, Ma'am. Ayan. So, ganyan lang po siya, Ma'am. So, ito po, Ma'am, yung ating bobbing po, Ma'am. Ilalagay natin dyan. Tapos, magpupundo muna tayo ng sinulid or spoon thread or refilling thread. Itulak muna natin to yan. Tapos, ganyan. Tapos, pindutin natin, Ma'am, yung ating button stop tsaka button stop. Ayan. So, makikita nyo po yan. Napakaganda at napakasolid. So, ayan. Grabe. Ang solid, oh. Okay, pagkatapos po niyan, depende na po sa inyo kung gaano po kadami, Ma'am, yung ilulod niyo na sinulid dito sa ating bobbing. So minsan ako, ganyan lang po siya, hindi ko masyado siyang nilulodan. Tapos itutulak natin yan, tatanggalin natin yan at pupunta na po tayo doon sa bobbing natin. So ito po, Ma'am, yung bobbing natin, Ma'am, unang ilalagay natin dito, Ma'am. Ayan, tapos may maliit na hiwa po dyan, isasabit natin siya, Ma'am, ganyan lang po siya. Sumunod naman po dyan, Ma'am, ito po yung sinulid natin, Ma'am, para hindi po siya bumabagsak. Minsan isinasabit ko po dito, Ma'am. Ayan. Tapos meron po tayong indicator dito, Ma'am. Ayan po siya, Ma'am. Dire-diretso, kailangan maipit dito, Ma'am, para maipit, nakataas palagi yung pressure foot natin. Okay, wag po natin hayaan na tayo po ay maglalagay ng sinulid na nakababa yung pressure foot. Dapat nakataas po siya, Ma'am. Pataas naman po siya, Ma'am. Ayan, sundan niyo lang po yung arrow. Then, mayroon pong hook doon. Iikutin natin ito para lumabas. Ayan, papunta po sa kaliwa. Ayan, okay. So, may arrow naman po tayo at may mga indicator tayo kung paano po tayo maglalagay ng sinulid mula sa itaas papunta sa karayom. So, ngayon, ipapasok ko na po siya, Ma'am, sa butas ng karayom kasi tapos na po natin lagyan ng sinulid. Ayan, ang paglalagay ng sinulid, dire-diretso po siya, Ma'am, sa likod. Ayan. Okay. Pagkatapos po niyan, may pasok natin sa butas ng karayom, papakain natin sa kanya, hawakan lang muna natin ito, Ma'am, ito. Didiin lang natin yan sa ilalim, ganyan. Tapos makikita nyo po, iikot po dito yung sinulid para kainin niya. Pag nakita nyo pong lumagpas dito sa may bakal, hihilain nyo lang po yan, Ma'am. Pag ayaw mahila, dagdagan mo po siya, Ma'am, ayan. Okay, then sumunod po dyan, gaganito natin siya, ipapasok natin sa likod. Isasarado natin yan, Ma'am. So, ayan po siya, Ma'am. Then, maglalagay na po tayo ng tela katulad ng maong or kahit anong klaseng tela pwede po natin ilagay dito. At tayo, previous natin, ito po siya, Ma'am. Ayan. Okay, so mamimili po kayo kung ano pong gusto nyong design dyan. So, ayan po siya, Ma'am. Ito po yung reverse. Okay. Then, kung gusto nyo pumabagal po, Ma'am, ilagay nyo lang po yan sa low speed po, Ma'am. Oh, mabagal na po siya, Ma'am. Pero mas maganda dito sa may mabilis. Ayan. Hindi naman masyado siyang mabilis. Kumbaga, nasa normal lang po siya, Ma'am. Then, gagawa naman po tayo ng mga zigzag na gusto natin. So, may makikita po tayo mga zigzagger na naka-layer dito. Pwede po natin sa kanya, Ma'am, ipagawa. Ayan. Ganyan lang po siya, Ma'am. Another zigzag. Okay. So, kahit anong klaseng zigzag, pwede po siya, Ma'am. Basta nandito po sa indicator niya po, Ma'am. Tapos, ipapagawa ko naman, ipapakita ko naman sa video kung paano po tayo gagawa ng button holder. Yung tamang paggawa ng button holder po, Ma'am, ito po siya, Ma'am. May procedure at mayroon po tayong susundan. Ito, 1, 2, 3, 4. Gagawin natin dyan. Pupunta muna tayo sa 4 at saka 2. Ayan, hanapin natin yung 4 and 2. Ayan. Tapos, ang tamang ano lang po niya, Ma'am, is dahan-dahan lang po siya, Ma'am. Okay? Tapos, punta po tayo sa number 1. Ayan. Pagpunta natin sa number 1, mamaya-maya, pwede tayo bumalik ng number 2 and 4. Ayan. Okay? So, balik tayo ulit ng 2 and 4. Then, balik tayo, punta tayo ng number 3. Ayan. So, matatapos na po yung button holder niya. Ayan. May kita niyo po siya. Napaka-astig at napaka-solid. Ayan. Pakita natin kay Ma'am Rachel Ramirez.
ang ginawa ng ating sewing machine kung gaano kaganda at gaano kahusay. Okay? So ma'am, ito na po siya ma'am, yung ginawa ng ating mga ating unit na Janome. Ayan, napakaganda po siya ma'am at napakasolid. So okay? So ayan po siya, mayroon lang akong ilalagay dito na maliit na papel para sa details kung paano niyo po kami ma'am kukontakin. Sunod natin dyan ma'am, tatanggalin natin yan ma'am. Okay? At ilalagay natin dito ma'am para hindi po siya ma'am mabali at maputol. So ganito lang po siya ma'am. Ayan. Okay. Tapos ilalagay natin dito ating wire at yung transformer. Kasama na po yan ma'am. Ito na po ma'am yung wire natin. Okay, so kompleto na po ito ma'am. Wala na pong pwedeng maiwan dito ma'am. Ayan. Okay. So ayan po siya. Ayan. Okay, so ito po yung wire niya ma'am. Tatalian natin siya ma'am para maisip natin sa inyo. So, maraming salamat kay ma'am Rachel Ramirez. Ayan. Ayan po yung unit natin ma'am. Thank you so much. God bless and more power po ma'am Rachel Ramirez.